kumusta mga kabayan? Lalong-lalo na sa mga estudyanteng gustong mag-aral dito sa Australia. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga tanong na tinatanong nyo sa YouTube channel ko. Tapos tinatanong ko rin sa isa sa mga migration agent dito sa Australia. So hindi ko babanggitin kung sino siya o anong pangalan niya. Basta nagbibigay lang siya ng mga pointers sa atin. Sana makatulong to sa inyo. Kasi lalong-lalo na sa mga estudyante na gustong mag-aral dito or yung mga taong may experience na tapos gustong mag-aaral dito ng kurso na base doon sa experience nila. So, yun, sasabihin ko sa inyo yung mga nalalaman ko kung paano ba talaga ang process, magkano ba talaga ang bayad sa processing fee, sa visa, at saka yung anong gagastusin natin. Kasi ito yung mga tinatanong sa channel ko eh. So yun, naliwanagan na tayo, at least magkaroon ng kayo ng idea. So huwag niyong isipin na ang mahal naman ito yung sinasabi ko. So ito lang mga roughly lang na mga cost. So at least may idea kayo na makakatulong sa inyo. At saka handa na rin kayo na ganyan pala yung gagastusin pag mag-aaral ako sa Australia o titira ako sa Australia o ano. Kasi dito sa Australia, lalong-lalo na sa mga international student, talagang gagastos kayo ng malaking halaga. So, kung plano nyo talagang pumunta dito, so, yun. Kasi maganda talaga dito mag-aaral kasi malaking chance na ma-absorb kayo, makakita kayo ng trabaho. Tsaka isa pa dun, piliin nyo yung pag-aaralan nyo na mas maganda yung nagbabase din sa experience nyo kasi madali kayong ma-absorb dun sa permanent residence or pag nag-apply kayo ng permanent residence, may chance kayo kasi may experience na kayo dati. So, tsaka kung wala man kayong experience sa Pilipinas ng ganun, so piliin nyo rin yung courses na may malaking pathway na ano. Tapos ilink ko lang sa inyo yung skilled occupation list ng Australia kung saan makikita nyo dun yung mga in demand na trabaho dito sa baba sa video ko. Para kung pipili man kayo ng courses na gusto kayong mag-aral sa Australia, may idea na kayo. So ngayon sasabihin ko sa inyo guys kung magkano ba talaga ang mga bayad ng migration agent, magkano ba talaga ang student visa, magkano ba talaga ang health cover, magkano ba yung living expenses, magkano ba yung roughly na tuition fee dito sa Australia, tsaka yung plane ticket din. So guys, ito, sasabihin ko sa inyo. Yung migration agent po dito sa Australia, nagre-rent yung hingi nila ng pag-student visa, 2,000 to 2,500. Yun yung hinihingi nila. Tapos, yung charge naman ng student visa, pag nag-a-apply na, yung bayad nun, 628. So, idagdag mo yung charge ng migration agent na 2,000 to 2,500 Australian dollar. Tapos, kailangan nyo, pag dito kayo nag-aaral, ng visitors cover na health insurance. Kasi hindi kayo pwedeng makapag-aral dito pag wala kayong health insurance cover. Ano yun? Requirement yun ng mga estudyante. So, yung health insurance naman sa mga estudyante, nasa roughly $2,000 a year. So, yan. Mayroon na kayong idea dun sa, ano, sa health insurance. Tapos yung living expenses naman dito, kasi ako yung living expenses ko sa isang taon, nasa mga ano talaga, mga aabot ng 20, minsan lagpas din. So $20,000. So siguro sa inyong mga estudyante, kung matipid kayo,
makakuha kayo ng makatipid kayo o makaano kayo ng mga siguro pagpalagay natin 15 to 20 na nandyan, 20,000, 15 to 20,000 living expenses. So kasama nyo, nandyan sa inyo yung pagkain na yan, nandyan na, tapos yung renta ng bahay. So yung bahay na yan, mga bed space lang yan ha, bed space. Tapos kasi pag nagrenta kayo ng talagang bahay na isang kwarto ang ano niyo, mahal yun. Kasi ang bed space dito nasa 175 to 250. Tapos makakuha din kayo ng isang ano lang na bahay na 250 isang kwarto, may CR na. Pero malayo yun sa school. So hindi advisable sa inyo yun. So kung gusto nyong pumili talaga na malapit sa school, yung mga bed space na sa mga 175 to 250, yun yung mga malapit sa school na at saka accessible sa mga transportation. Tapos yung transportation naman dito, yung mga bus mostly $4 lang yung ano. Tapos yung mga estudyante may ano pa, may discount yan. So living expenses guys. So sa mga estudyante 15 to 20 dyan, sa range na yan. Dyan yung ano nyo sa isang taon. Tapos sa tuition fee naman, by semester, ang gagastusin nyo ay 8,000 to 10,000. Yun yung gagastusin nyo talaga sa ano, sa per semester. Tapos dagdag nyo pa yung airfare ticket nyo. Mas maigi na pagbalikan para mas madali kayong ma-approve sa application nyo. Uy, uuwi pa pala ng Pinas to, may iniiwan to sa Pinas. Pero kung malakas na loob nyo, pero mas maigi na talaga na, ano, na balikan yung ticket nyo. Pagbalikan naman, pinakamura, mayroong Cebu Pacific, mayroong Philippine Airline, makakuha kayo ng 1,500 balikan. Pero minsan nagsisil yung Cebu Pacific, mayroong 500 na one way, so two way mga 1,000. So pag-usapan naman natin yung IELTS guys. Yung IELTS required lang sa mga bachelor degree. Tapos kung mga training courses lang kayo, hindi niyo na kailangan mag-IELTS. Tapos mas maigi doon na adyan na kayo sa Pilipinas mag-IELTS kasi mahal yung IELTS dito, nasa mga 330 to 400 50 yung price ng IELTS, depende sa mga training school. Tapos dyan sa Pilipinas, yung nag-IELTS kasi ako dati, nakakuha ako ng 8,000. So siguro ngayon, nasa mga 10,000 to 15,000. Pero mas mura pa rin kung ako kayo ng 10,000 kasi 10,000 nasa mga 200 lang yan, 250. Mga ganyan, 250 Australian dollars. Tapos medical examination, mag-ready na rin kayo ng mga medical examination or hintayin nyo yung migration agent nyo kung mag-advise sila ng medical examination. Nasa mga ano yan, sa mga 10,000 sa piso yan sa atin or makakuha kayo ng 5,000 siguro, mga mura na ano, mga medical clinic. Mga ano na yan, mga nasing siguro mga 5,000 to 10,000, mga ganyan. So yun guys, sa sinabi ko sa inyo, so student visa 628, migration agent na sa 2,500, health cover na sa 2,000, tapos living expenses sa mga student ng sobrang tipid, 15,000 to 20,000 a year. Tapos tuition fee nasa mga 8 to 10,000 a semester. Tapos airfare ganun, mga 1.5 makakuha na kayo nun. Tapos guys, piliin nyo yung kurso na inline sa experience nyo at saka piliin nyo rin yung kurso na mayroong pathway dito sa Australia kasi mahirap pagkatapos nyo mag-aral, hindi kayo makakatrabaho dito. Sayang yung gastos nyo. Pwede kayo mag-part-time dito.
Tsaka yung tip din, mag research kayo sa internet na kung saan yung malapit na tirahan dun sa school nyo, tsaka yung access ng mga transportation, kasi yung ibang estudyante na nandito, ng mga kilala ko, tumira sila sa mga malayo, malayo sa transportation, malayo sa school nila, hindi, kawawa sila, di ba? Tapos, makakaswerte din naman kayo na may mga Pinoy dito na nagpapatira ng mga estudyante, mga mabait, malibre kayo ng ano, ng pagkain minsan. Tapos, ito pa, yung sinabi ko na to, iba to sa sitwasyon kung may relatives kayo dito sa sa Australia, kung may relatives kayo sa Australia. Kasi, siyempre, itong ano na to, yung living expenses na to, 15 to 20,000, sarili nyo na to kung wala kayong relatives dito. Kung may relatives kayo dito, baka makakatipid kayo ng pagkain, makakatipid kayo ng bahay. So, talagang malis yung living expenses nyo. So, pagpalagay na natin, pinaka-ano nyo. So, makagastos kayo ng mga 15,000 kung may ano kayo. Kasama na dyan yung visa charge, migration agent, health cover, tuition fee, airfare, mga 15 to 20. Yan. Pero pag wala talaga, at least may ano kayo. Kung wala kayong mga relatives, tapos itong roughly na mga gastusin, siguro gagastos kayo ng, kung i-convert ko sa piso ha, huwag kayong magugulat. Kailangan nyo ng pera na mga 1M to 1.5. Covered na lahat yan. So, yun guys, sana meron kayong idea. So, mga sinabi ko, tsaka yun lang yung nasa liksik ko, sana magkaroon kayo ng ano, ng malinawan yung isipan nyo na kung gusto nyo pumunta dito. Pero guys, kung kailangan nyo ng migration agent talaga dito sa Australia, nagpa-process din siya ng mga applicant na nandyan sa Pilipinas. Mag-communicate lang kayo through email. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo, legit na ano to, na migration agent. Ito yung migration agent ko dati nung nag-apply ako ng PR. Tapos ngayon citizen na ako, na-advisean niya ako na paano mag-apply ng citizen. Ngayon citizen ako ng Australia. Tapos yun, ano lang kasi, pag hindi ka sure sa migration agent, baka maloko pa kayo, mapagastos pa kayo, o mawala yung pera nyo. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Maraming ano dyan, mga nangluloko, makakuha ng pera. Hindi naman lahat, hindi ko naman nila lahat, pero itong nirecommend ko sa inyo, sigurado, ito, nakikita nyo na ako, kilala ko nyo na ako. Meron akong YouTube channel, so pwede nyo akong ibabas doon, no, ano. Tapos, yun, 100% guess, hindi kayo maano sa migration agent na yun, na to. Hindi kayo maluloko. Kaya kung kailangan, kung gusto nyo lang talaga, kung willing kayo, tsaka ano kayo, yung 100% kayong gustong mag-post as a student visa dito sa Australia, mag-message lang kayo sa baba, tapos bigay ko sa inyo yung number, yung contact number, para kayo na mag-usap. Kasi may mga ano din siya, may mga rules din siya sa ano niya, sa pagiging migration agent na dapat sundin base sa laws ng Australia. So kaya yun. So salamat sa pag-ad guys. Sa ulitin, magba-vlog ako tungkol sa ano naman, sa mga skilled worker na gustong pumunta dito, saka may mga experience na. So, sa ngayon, sa mga estudyante pang gustong pumunta ng Australia na mag-aral. So, salamat, Kuya Dong. Salamat sa susunod na ito.